para sa mga taong hindi pa alam numbers sa Arabic. Actually, meron na akong ginawa mga kasmarks dyan. Ito, po-post ko na lang sa inyo para pwede nyong gayahin or alamin. Pero ang gusto kong ituro sa inyo mga kasmarks, yung mga pag-inuulit ba yung pagbilang katulad ng 2 real, yung ganyan, 2, 20, 200, and 1,000 magiging 2,000. So, paano nga ba ito babasahin? Ano ba ang tawag doon? So, yun po yung tatalakayin natin. And this is part 2 na po. Matagal lang po nasundan yung part 1 kasi yung part 1 ito, matagal ko na po siyang ginawa. I think siguro mga isang taon or mahigit ko nang ginawa ito. Pero sana po ay panoorin niyo po muna yon kung may time kayo, and then mag-jump in na lang kayo dito para maipag-tagni-tagni niyo kung ano yung mga dapat pa nating ituro, kung ano yung mga na-miss pa nating mga tutorials about numbers. Hi mga kasmorgs! Ako po si Ate Mars, ang inyong Smorgasmorg Pinay! Mag-umpisa na tayo. Bali, part 2 na nga po ito, gaya na sabi ko. So, dun sa, kapag ka, di ba, 1 real, yun yung tinatawag na Wahid Real. Real is doon sa mga hindi nakakaalam, currency ng Saudi Arabia, which is Saudi Arabia Real or SAR. So, balik na tayo. Kung 1 is wahid, 2 is itnin. Pero kapag ka magbibilang ka sa pera, tatawagin siyang realin. Dahil real nga. Then, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wahid, itnin, or realin, talata, arba, kamsa, sita, sabaa, tamanya, tisaa, asyara. Ngayon, paano naman kung 20? 20 is rin. Ganun din, kung magbibilang kayo ng pera, is rin din. Then, i-jump na natin into 10, dahil meron na po tayong tutorial dyan. So, 30 is talatin, 40 is arbain, 50 is kamsin, 60 is sitin, 70 is sabain, ang 80 is tamanin, ang 90 is tesain, at ang 100 is, oops, hindi wala na siyang in, kundi meron na siyang mia. Ayan. Ngayon, kung 200, yan, jump na tayo muna ha, bali 10, 120 yung para mabilis. So, pag 200 na is miten, okay? Diba 100, mia, miten. Hindi, mia-mia, hindi gano'n. And then, talata mia, arba mia, kamsa mia, seta mia, saba mia, tamanya mia, tisa mia, oops, hindi na mia ang tawag sa 1,000, alf, ayan. Ngayon kung 2,000 na, hindi, itnin alf, hindi, kundi alfen. Dahil, pairing po sila ang system po dito. Ngayon, kung 3,000 na, magiging, ayun na ulit, balik na. Talata alaf, arba alaf, kamsa alaf, sita alaf, saba alaf, tamanya alaf, tisa alaf, asyara alaf. Okay? Ngayong pag-count, paano ba pag kina-count kung 21 na? Wahid o ishrin, ganon. Wahid o ishrin, yung nabigay ko na yun eh. Yung 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 9, tapos, di ba, talatin. Wahid o talatin, kasi ang pagsulat ng numero is, di ba tayo, pag nagsulat tayo mula sa kaliwa, patungo sa kanan. Ngayon sila hindi. Pagsulat nila is, I think ang pagsulat rin nila ganun din, kanan, kaliwa. Pero dahil English na, pwede nang isulat, talagang dapat is mula sa kaliwa patungo sa kanan. Pero, ang pagbasa sa Arabic ay mula sa kanan patungo sa kaliwa. Pasa. 21 is wahid o ishrin. Ayun na, balik tayo sa 100. Ngayon pag magbibilang tayo ng 100 is mia. Ngayon, paano na kung may mga butal-butal, di ba? Kung 101, wahid o mia? Mia o wahida? Alin ba sa dalawa na yun, di ba? Mia. Mia o wahida? Mia o ishrin? Ayun, ha? Mia muna, tapos numbers, yung mga ano. Bali, yung first, yung last two, yun lang yung babalik na rin nyo. Okay? Gets nyo? Kung baga, kung mia, dahil yung two digits nun sa dulo, mia o wahida. Okay? Hindi wahid o mia. Hindi, baliktad. Ngayon kung last two syllables, ngayon babalik ta rin na naman. Susunod ulit tayo sa wahid o ishrin. Mia o wahid o ishrin. Ganon. Mia,
itnin o isrin, di ba? That means 121, 122. Ganun din, kumbaga 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Bali, una muna yung mia, o two yung miten, klata mia, arba mia, tapos yung last two ng numbers doon, yun yung babalik na rin yung sa pagbilang. So, nakakalito ba? Hindi naman, di ba? Basta, unti-unti lang yung pag-aaral natin ng Arabic, matututunan din natin yan, mga kasmarks. And then, doon sa 1,000, di ba? Which is alaf or alf. So, paano na pagbilang? Yung last three digits, ganun din. Ganun din. Alf ang una, tapos mia, tapos pagbaliktad yung numbers. Ganun, ganun lang. Kung 1,101. Okay, bilangin natin. Kumbaga, alf o mia o wahida. O kung ano naman, alf o mia o wahid o isrin, which is 1,121. Alf o mia itnin o isrin, which is 1,122. Bali, isang example lang para medyo madali niyong matandaan. Hindi na natin 1, 1, 2, 3, 4 hanggang 1,000. Medyo hahaba. Baka matulog kayo sa aking vlog. So, paano kung 1,999? Ay, yung 999. Tesa amia, tesa a, o tesa in. O diba? Yun yung 999. Tesa amia, tesa a, o tesa in. Okay? So, dagdagan natin ng 1,000. Halimbawa, diba? Alp, o tesa amia, tesa a, o tesa in. Nakakalito ba? Hindi lang masyado, di ba? Kumbaga, mindset lang para matutunan. Kasi, ginagamit talaga yan dito lang na pagbibili ka. Kung halimbawa, di ba, sasakay ka sa taxi, tapos, titignan mo kung tama yung sukli mo, kung bibili ka sa mga supermarket, department store, or kung ano-ano pa dyan, di ba, kung kakain ka sa restaurant, nagagamit mo yung cash mo, tapos, paano ka makabilang, di ba, kung hindi mo alam kung paano, tingnan yung mga, tapos, ito pa, yung halala. Halala yun yung mga coins, di ba? Ang tawag sa coins dito is halala. Ngayon, ang coins merong wahid halala. Yun yung sentabo. Itnin halala. Okay? May kams sa halala. Then, ashara halala. Yun yung 10 cents. And then, kung 20 yan, isrin halala. Kung kamsin halala, which is 50 halala. And then, kapag miya na, paano na ba? Miya halala, hindi na. Hindi miya halala ang tawag doon. Kung hindi, 1 real, o diba? Kasi nga, 100 lang may 100 cents. Ganun din dito sa Saudi Arabia. Ganun din ang pagbilang. Iba lang yung tawag, okay? So, yun lang sana mga kasmorks na ibigan ninyo yung aking pagbablog tungkol sa numbers at paano pag-count, pagbilang. And then, ipopost ko na lang dito yung mga, yung link ng aking blog o kaya sa description below yung dati kong blog about sa counting. And then, meron din akong blog pagdating sa about Saudi Riyal, kung ano yung mga history, sana maibigan din nyo, panoorin din po ninyo. And, kung meron kayong mga vlog na gustong ipa-tutorial sa akin, na alam ko rin naman, at kung hindi pa alam, may aaralin po natin para ma-share po natin sa inyo. Kumbaga, ang sa akin, isabay-sabay tayong mag-aaral mga kasmorks. So, yun lang mga kasmorks. Maraming salamat. God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye. Masalama. Syukran katir.